Hi, good morning guys. So, ayan, gising na ang host. So, it's about 7:30. So, nagutom ako, kakain ulit ako. Ayan, bumili ako ng apple vinegar. So, nilagay ko dito. Yan. Yan, gulo-gulo yung buhok ko. Inaantok pa ako. Grabe. Harap matulog. So, medyo maulan-ulan ngayon. Nag-message ang aking friend na mamaya pa daw siya lalabas pag tumigil ng ulan. Paano kaya pag hindi na tumigil? So, siguro this morning, magkulong-magkulong niya. Pero nakalabas na ako nun. Ilalagay ko muna yung gamit ko sa luggage. MRT. Kaya hindi ko bit-bit-bit. Kasi today's birthday niya. Bibilang ko siya ng cake, so ewan, alam kung ano oras siya lalabas. Walang kasiguraduhan. So guys, nakainin ko lang itong pagkain ko pa kagabi. Hindi ko pa nakain. Dahil nagugutom ako. Ayan. Lagi ko nakakagat yung bibig ko. Hindi ko alam kung bakit. Namamagana. Sarap matulog gaya ang ginawa. Mamaya matutulog ulit ako. Ayan guys, hindi ko siya maubos. Meron pang kalahati. Sarap talaga na ito. Oh, nakagat ko na naman oh. Ba't kaya sino ko yung banggit ng pangalan ko oh. Ayan guys oh. Ayan oh. Namamagal. Hapon ko pa yan. Nakakagad.
Huwag naman akong palaging binabanggit yung pangalan. Guys, ang sarap-sarap matulog. Alam niyo yun. Alam niyo, guys. Nakaka. Ang alam niyo yung weakness ko. Sa sarili ko, guys. Alam niyo yung bed. Pag once na nakahiga na ako, ganyan. Nakakatulog ako agad. Kaya dapat hindi ako natutulog. Hindi ako umihiga. Kasi yan talaga yung weakness ko. Malapa nun. Noong nagtratrabaho ako sa Pilipinas noon, one hour travel mula dun sa bahay namin, ganun sa place na pinagtratrabahoan ko. Kasi yun, pwede naman umuwi every week kasi meron naman kaming day off. Pero ang ginagawa ko kasi, twice a month lang ako umuwi. So ang ginagawa ko, kada sahod kasi namin, 15:30 ang sahod namin. Eh, ako yung nagpapasahod. Kaya after ko silang pasahurin at nagsahod na din ako, at night, umuwi na ako niyan. Masakay ako sa Victory Liner para mabilis yung biyahe, saka safe, at saka naka-aircon. Yan ang palagi yung ginagawa. So, aalis ako ng Kawayan noon. Travel is 1 hour, so makarating na alis ako dun ng after ng work namin, 7 p.m. makarating ako sa amin, mga kasama na ang tricycle. Kaya it's about mga 7:40 yan, 7:40 nakarating na ako sa bahay namin after ng trabaho, ayan. So, nag-aabang na yung aking nanay. Yung aking nanay, syempre, bago ako umuwi, nagro-grocery na ako niyan. Kasi syempre, bagong sahod ka. So, ayan, binila ko na sila ng abasto nila ng kuya ko. Ayan, tapos, yung nanay ko kasi noon, medyo malakas-lakas pa. Magkatabi kasi kami natutulog niyan sa kwarto. So, pagdating ko, ayan, kakain muna kami. Ayan, pagkatapos namin kumain, matutulog. Ayan, pag natutulog kami, palagi yan nakayakap sa akin. Ayan, ako din. Kasi palaakap lang yun. Gusto ko laging nag-hug. Ayan, gusto ko nararamdaman nila yung love ko sa kanila. Kaya ako sila hinahug. So, ayan. So, ang nanay ko, siyempre, alam niyang na-miss niya ako alam niyang pagod ako. So, minsan, ang ginagawa niya, ganun kasi kapag nakapag-grocery na ako, alam niyang tatanghaliin ako ng gising niya, mga 11:10, ganun na yung gising ko noon. So, hindi muna ako ginigising niyan. Pero maaga talaga nagigising yung nanay ko. Babaybayan, maglalakad-lakad, kataligid, magluluto. Nauna na din siyang kumakain kasi nga 10 to 11 na ako nakakagising yan pag hindi ako mamamalengke. So, kasi nga nakapag-grocery na ako, ganyan. Alam niya na yun. So, pagkagising ko, ayan, nakaka-misli, naka-ready na yung kakainin ko. Pinagtitimpla niya na ako ng gatas. Alam niya kasing gatas lang yung iniinom ko minsan. So, ayan, nakatimpla na ng gatas, kakain, tapos tatabihan ako niyan na kung pero kumain na siya, nakikipagkwentuhan. Ganyan ang ginagawa ng nanay ko. Tapos, syempre, ako gusto ko maging happy yung nanay ko. Niloloko-loko ko minsan. Sabi ko sa kanya na, lagi ko siyang tinatanong, guys. Lagi ko siyang tinatanong na, nanay, mahal mo ba ako? Lagi kang ganyan. Tapos sabi niya, oo naman, sabi niya. Meron ba namang nanay na hindi nagmamahal ng anak? So, ulitin ko na naman. Ulit-ulit ako, guys. Sabi, nay, mahal niyo ba ako? Oo, bakit pala itanong? Sabi niya sa akin. Tapos sabi ko naman, kasi sabi nila hindi niya daw ako mahal. Tapos sabi niya,
Meron ba namang magulang hindi nagmamahal sa anak? Sino naman yung sabi? Ganun na siya. Tapos, ayun, tatawa na yan. Tapos eh, pag minsan, pagtapos ng ganyan, ay nakaupo kami, di palagi kasi ako nagpapakarga rin. Nakaupo siya sa sofa. Tapos sabihin ka sa kanya, Nanay, nanay, akap mo ko, kiss mo ko, nanay. Kiss, palaging kiss na kiss sa pismi ko yan. Tapos, hindi kasi ako nagkikiss sa nanay ko kasi kahit na gusto ko siyang ikiss na parang natatakot ako kasi nga that time na minsan ko lang nakiss yung tatay ko is yun na yung pala yung alam nyo yun yung mawawalay na pala siya sa amin that time. Kaya sa akin, medyo kahit gusto kong halikan yung nanay ko dahil nga syempre nanay mo yung gusto mong ikiss, gusto mong paramdam yung pagmamahal sa kanya, ganyan. So, ang ginagawa ko na lang is, siya, pag, kung siya na lang yun, palagi kong pinapakisapis ni ko. So, palagi kong sinasabi, Nay, kiss mo ako, Nay, kiss mo ako, kiss mo. Alam niyo, parang baby, tapos, ayan naman, kiss na kiss. Tapos, ay ganyan. Pag minsan na, naiinis na dahil niya, siguro sa isang araw na kailang, kiss sa akin yung umbaga. Kiss niyo ako nanay, kiss niyo ako nanay, kiss niyo ako. Di, kiss naman lang kiss sa piskik. Medyo parang napapagod na siya. Tama, ganyan na gagalit minsan. Tapos, nay, yakap mo ako nanay, yakap mo ako nanay, yakap mo ako. Yakap naman yan. Tapos, maigpit pa nanay, maigpit. Sabi ko, ganyan yung ginagawa ko sa nanay ko. So, sabi na nanay ko, makulit daw ako, ganyan. Tapos eh, ayun, nakaka-miss kasi syempre ilang years na lang ako sa abroad tapos alam niyo medyo may edad na din yung nanay ko. So, parang nakaka-miss. So, ayan. Tapos, ayun, pag maliligo ako, pagkatapos ko maligo, ayan. Pagkatapos ko maligo, syempre, dun kasi ako, nagbibis sa kwarto. So, alam niya na yun, pag nakaligo na ako, nandun na yun. Pinopolbohan niya yung katawan ko, guys. Parang baby. Actually, bunso naman talaga ako. Baby niya naman talaga ako. Padaba nga daw niya ako. Padaba. Ibig sabihin sa padaba sa Beagle is yung favorite, mahal, ganyan ko. Kaya, pinopolbohan niya ako, guys. Pinopolbohan niya. Yun yung kwan ko sa nanay ko. Na nakakamiss. Nakakamiss talaga maging bata. Alam niyo yun. Tapos, ngayon matanda na siya. Ganun. Ikaw din matanda na. Dalawa na kayong matanda. So, ayun, nakakamiss lang yung mga ganun-ganap sa buhay. Yan pa, mangyayari pa din naman yun soon. Kapag yung nagyan ka na sa pag-abroad, ayan. At uuwi ka na rin sa bansa, mga ganyan. So, ayun. Nakakatuwa lang, guys, yung mga experience mo before. Na palagi mong binabalikan, ganyan. Memories ng memories.